paulit-ulit yung binabanggit na motivation to pre-responses, napangako sa Diyos. We have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawang ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Kaya hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? After nyo marinig yung testimony, alin ang mas kapanipaniwala, sir? Yung una niyang testimony ay yung ngayon? Hindi nga natin malaman kasi magkabangga eh yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo ay nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual. Ano? Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto pong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinabukuhan ako ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon paninu? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo, anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero kaya ayun. Hindi daw silang pumatay kasi hindi, nasa statement niya. Andito yung transcript eh, yung TSN, kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O eh, merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there have been reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, you know, there are 53,000 that were arrested, you know. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain siya. Pero sa yung testimony na mismong Pangulo yung kausap. Ay, sorry. Sumakot ka ko yung ingin.